Balik naman sa dating gawi, ang ilang kalsada sa Maynila na naging target ng clearing operations ng MMDA noong mga nakaraang linggo. Kaya naman, nagbanta na ho ang MMDA sa mga opisyal ng barangay na hindi nakikiisa sa layunin nilang mapaluwag ang mga lansangan. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, 2 weeks ago nang huling mag-operate dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard hanggang doon sa Rojas, Tubel Rojas, hanggang sa Onyx, sa Maynila pa rin. Itong MMDA, isa pinangako ko ni ng pamunuan ng MMDA kay Pangulong Duterte na lilinisin kasunod ng baklaran. Ganun pa rin yung dinatnan na Connie, mga illegally parked vehicles na aking bahay dinila, aking bahay kinikitan. Sabi ng MMDA ni Celine Tiarago, tagapagsalita ng MMDA, ito yung mga karamihan daw yung mga private vehicles, yung drivers ng mga private vehicles na galing probinsya na hindi sanay sa kalakaran, hindi nila alam kung alin ang mga lugar na bawal nilang parkingan. Sila karamihan ang nagiging violator. Sabi ni Pialago, ay marami naman daw establishments ang nakukuha na kung anong gusto ipunto ng MMDA na bawal magpa-park sa kanilang mga tapat. Pero ito daw yung karamihan ay bawa, ay ito yung mga dayo. Ang konsolasyon lang ngayong araw, Connie, ay wala naman nakipag-away sa MMDA. Inadadama lang ng MMDA ha, itong mga barangay na ito, kagaya na nabanggit mo, Connie, na nakakasakop sa mga lugar na ito dahil kapag nakalabing limang ulit, napakadaming ulit nun, na clearing operations at wala pa rin kaayusan sa lugar, ay ipapasa na sa barangay officials ng CC at itatama sila sa 8 barangay chairman na kinasuhan ng neglect of duty sa ombudsman. Imposible kasing MMDA ang magbalik ng kaayusan dahil kulang sa tao at magastos para sa MMDA itong mga pag-ikot na ginagawa nila. 17 enforcers lang with 30 tow trucks ang kayang hilahin ng MMDA Task Force Special Operations para sa mga ikot na ganito dahil hindi rin naman pwedeng mabakante ang ibang kalsada na walang enforcer na nakabantay. 2,000 plus ang barangay sa Metro Manila. Kaya every other week lamang kung sadyain ng MMDA ang Quezon City at Maynila. Ito yung mga syudad na maraming mahahalagang kalsada at binabantayan at pinakamaraming pasaway. Kuni 200,000 plus pesos kada buwan ang nagagastos ng MMDA Special Ops Team pa lang ha sa pag-iikot na ito para lamang sa gasolina ng mga tao nila. Wala pang pagkain dito. Hindi pa kasama rito yung pang-overtime pay ng mga enforcers kapag kinakailangan, pag sila ay pinag-i-extend pula sa kanilang mga normal duty sa kalsada. Aminado ang MMDA na hindi sustainable ang ganitong clearing operations kung hindi talaga tutulong ang mga barangay official. Connie. Bakit nga ba, Mark, kailangan pang umabot ng 15 beses bago makasuhan itong mga ito? Hindi ba pwedeng bigyan na ng ultimatum? Well, talagang yun daw ang kanilang napagkasunduan sa Metro Manila Council. Na ngayon, pwede rin namang halimbawa yung sa Loton, wala pang 15 times sa binalikan yun. Pero sobrang bastusa naman kasi yung eksena doon. Kaya kaya ikinabuhisan siya ng MMDA. Yun daw, wala pang 10 bisita. Pero doon yung talagang mismong si chairman yung nagpunta doon eh. Si chairman Danny Lim. Yung ang mismong nadatnan niya yung eksena doon, napakaraming mga colorum van na nagde-terminal na kahit sinabihan na the following week, inutusan ni chairman na balikan ay nandun pa rin, na document ang maayos, kaya nakasuhan. Pero itong yung mga barangay mostly in Manila and Quezon City ay ang kanilang talagang standard na sinusunod ay 15 times na clearing sila, ibibilin sa barangay pagkatapos ng clearing operation after 15 times kakasuhan sila ng neglect of duty. Administrative lamang naman ito, Connie. Sayang yung oras, Mark, ano, at saka yung pagod ng ating mga MMD officers ngayon na nagki-clear nga dyan sa mga lugar na pasaway naman talaga. Maraming salamat sa iyo. Update you. Sa amin, Mark Salazar. Okay.